Ayun, nandito na naman po tayo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang isang ibabahagi ko sa inyo na natural na panggamot. Ayan. Kung sino pong nakakakilala nito. Ayan, may bunga po siya. Ayan, oh. Kinakain din po ang bunga nito. Ayan. Ito rin po yung isang gamot na sinasabi ko po sa inyo na ibabahagi sa inyong lahat. Ayan. May bunga po siya. Kinakain din po itong bunga niyang ito. Ayan. Inog na po ito. Ayan. Laman po nito may parang bayabas at may ano, ayan. Parang buto-buto. Na may buto-buto siya. Oh, maraming buto. Ayan. Masarap po ito. Matamis-tamis na maasim-asim. Ayan. At ipapakita ko po sa inyo kung paano yung mga pagkuha. Papasok muna tayo dito sa loob para makita nila kung alin yung kukuhanin dito sa puno at kung para saan ang gamot na ito gagamutin. Maghanap lang tayo ng medyo maliit-liit. Yan, ito. Meron dito. Ito. Meron dito. Yan. Ito po ang kukunin nyo. Yan. Kain natin yung puno niya. Yan. Ito po yung kanyang puno. Tara, hanap pa tayo dito. Oh, hawakan mo lang. Dito pa. Meron pa dito. Dapat po piliin nyo lang dito yung mga ano, yung mga maliliit lang yung suhi po niya. Masukal dito sa puno niya kaya mag-ingat lang po kayo sa pagkuha, sa pagsuksok, baka mayroon kayong ano ng ahas. Ayan, ito po isa pang puno. Meron pa dito. Yan po ang klase ng punong ito. Yung kanyang suhi. Yan. Oh, ito pa. Ito. Tapos kukuha tayo pa ng isa pa. Tanggalin nyo lang po yung ugat. Ayan. Tapos kukuha tayo ng isang mahabang puno. Ayan. Dito tayo. Tapos po ang gagawin nyo, hugasan nyo lang siya. Hugasan nyo po ito ng mabuti. Ituturo ko lang po sa inyo kung paano yung paggawa. At kung saan po ito pwedeng panggamot. Yan. Ang gagawin nyo lang po,
ay puputol-putulin siya ng maliliit. Ayan. Ito po, ipinapakita ko lang sa inyo kung paano ang paggawa. Ayan. Yun, pwede na yun. Yan, putol-putulin nyo lang po siya ng maliliit na ganyan. Pagka naputol nyo na po, hugasan nyo po uli. Pwede yung hugasan ng mabuti pag sa bahay. Kumbaga po ito, ipinapakita lang po namin sa inyo. Kasi malayo po kami sa bahay. Nandito po kami sa, ano, sa kabundukan, malapit kabundukan. Sa bukid, sa gilid po ng bundok. Ayan, yan po. Yan pong nahiwa-hiwang yan, ipapakulo nyo po yan ng 3 baso, ang matitira po ay magiging 2 baso na lang. Ito po ang iinumin nyo. Magaling po ang gamot na ito para din po sa pasma. Ayan. Pasma. Para sa pasma po ito. Magaling. Ayan. Gaya po nung isang sinabi ko sa inyo, isang punong laniti o lanuti. Ayan. At saka po ito, para sa pasma din po ito. At yung pong kanyang katawan, puputol-putulin nyo rin po yung katawan niya, yung magulang na. Ayan. Tatabi lang natin to. Tapos ito rin pong kanyang katawan. Ayan o. Tingnan nyo po yung katawan niya. Ito. Mahaba po. Ayan. Puputol-putulin nyo rin po siya ng maliliit. Ayan. Ganyan. Puputol-putulin nyo rin po siya ng maliliit. Ipapakita ko lang po sa inyo dito. Yan. Ito na po yung maliliit na. Puhugasin nyo rin po ito. Ipapakulo din po ito. Ang gagawin nyo po dito, pipit-pitin nyo, didikdikin. Ayan. Pagkatapos pong nahugas, dun nyo pa lang sa didikdikin. Ayan. Ganyan po. Tapos yan po, ipapakuloin nyo po yan. Yan naman po yung para sa pangligo. Ayan. Pag mainit-init pa, at kaya ng inyong balat, yun, dun na po siya ipapanligo. Gagawin po ito kada ikalawang araw. Ganon din po ito, kahit araw-araw nyong inumin to, masarap po ito. Paglaga nito, masarap, mabango-bango siya. Masarap. Ito po, 2 o 3 hanggang 5 na puno, yung mahaba, putol-putulin nyo po siya ng ganyan para ipakulo. Panligo po yan para sa pasma. Papalabas niya lahat yung mga sobrang init at lamig sa katawan. Yan. Yun lamang po, at malayo kami sa bahay kaya gusto ko lang ipakita sa inyo at ma-share kung paano ang paggawa nito at kung saan ang kaya niyang gamutin. Sa muli po, maraming salamat sa mga sumusubaybay. Magandang araw po uli sa inyo.